dahil sa hirap na din ng buhay dito. Nasa sobrang hirap, kailangan magsakripisyo ng bawat tao, kailangan nilang talikuran lahat ng mga pangarap nila. Hi, ako si Iwan Marby Badlon. I'm 18 years old. Ako'y nakatira sa Building 12, Unit 71 Temporary Housing. Malapit lang po sa lugar na to. Ako'y kasalo ko yung nag-aaral sa isa sa mga universidad dito sa Manila and isa po ako sa mga sponsor student ng Young Focus. Karamihan sa mga tao dito ay nangangalakal. Naghahanap sila ng mga pwede nilang ipunin, pwede nilang ibenta sa mga junk shops para magkaroon ng pera. Gumigising ako ng sobrang aga, mga 6, alas 6 ng umaga. Tapos lalabas ako sa bahay namin, maglilibot-libot, maghahalap ng kung ano-ano. Sobrang hirap, lalo na kapag wala kang almusal, wala pang laman yung tiyan mo, tapos kung saan-saan ka makakarating, tapos idagdag mo pa yung sobrang init ng panahon. Minsan, pag may dumadaan ng mga garbage trucks, hinahabol namin po yun. Tapos, tumatalong kami doon kami nangangalakal din. So, siguro naging experience po nila na hirap po talaga sila sa buhay. Like, yung thinking nila na hindi talaga, parang hindi solusyon yung pag-aaral para umahon sila sa hirap. Like, kung may pera ka, aahon ka. Pag-aaral, yung sagot sa kahirapan ko. Kasi, once na nakapagtapos ako ng pag-aaral, magiging stable yung trabaho ko, hindi ako mamumroblema sa financial ko kasi meron akong pagkukunan ng pera. Ako pa si Salve Volante, nakatira po sa Vitas. Beneficiary po ako ng Young Focus. Nung nabanggit yung Building 12, nagpanik ako, nataranta. Ayun, nagmadali ako pumunta dito. Tumakbo ako sobrang bilis. Tapos ayun, nakita ko ngayon malaking sunog. Nakakatakot siya. Kahit nasa malayo ka palang, kita mo na yung sunog. Natakot ako, nag-alala. Inisip ko yung pamilya ko kung okay lang ba sila, pati yung bahay. Natupok yung mga bahay, yung mga estruktura ng building nasira. Yung kabuhay ng mga tao ay nawala, pati rin yung tirahan nila. Meron po kaming programa na tinatawag na Early Childcare Development or ECCD. Ito ay preschool. So yung mga bata na 3 to 4 years old, nagtuturo din ng mga guro sa mga magulang paano alagaan yung kanilang mga anak na maliliit. Merong mga tutorials, life skills at mga iba-ibang subjects na itinuturo. Sa family care and sa social care program, itinuturo sa mga magulang ang family planning at marami pang iba na makakatulong sa kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Sa catch-up program, ito yung nag-handle ng mga school dropouts. Meron tong tatlong kategorya. Una, ang love to learn. Ang mga kabataan, edad 8 hanggang 14 from elementary. After a year, sinusubukan ni Young Focus na encourage sila na bumalik sa formal school. And then, yung ALS, Alternative Learning System, para naman sa mga high school dropouts. Nagtitake sila ng ALS exam at kung makapasa sila, ina-encourage din sila na magtuloy din ng high school. Ito naman sa Young Lee. Sila yung mga school dropouts na batang hamog, mga nagra-rugby, yung iba nasasangkot pa sa mga pagnanakaw at pakikipag-away. Ginagather sila ng Young Focus para iukayin yung kanilang mga passion, ano yung gusto nilang gawin. We are hoping na mabalik din sila sa education para matalo nila yung kahirapan. Sa Student Support Program, sinusuportahan ng mga bata mula elementarya hanggang kolehiyo sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbo-provide ng mga bayarin sa eskwelahan. Si Young Focus, nagki-care sila sa estudyante, hindi lang doon sa financially na part, hindi lang sa part ng academically. Ang talagang gusto ng Young Focus is to boost their self-esteem. Magkaroon sila ng ideya na kaya mo yan. Sobrang hina ko that time, pero pinadama sa akin ng Young Focus na andyan sila, handa sila tumulong sa akin, sa pamilya ko. And ayun, naikalmo ko yung sarili ko, na-overcome ko yung fear ko nun, and eventually nalaman ko na okay naman pala sila mama. Kapag ang bata ay nakapag-aral na at nakabalik na sa eskwelahan, sinisikap namin na hindi sila mag-drop out. Umaasa kami na ang kahirapan ay maiibsan at matatapos dito sa lugar. Yung mga plano ko po sa buhay ko, after ko po makapagtapos ng pag-aaral, bala ko pong magpatuloy sa karir.
tatahakin ko and may ibalik ko sa pamilya ko yung lahat ng sakripisyo at tulong na ibinahaga nila sa akin, pati rin sa YF, na makatulong din ako sa pamamagitan ng pag-i-inspire pa ng maraming estudyante sa pamamagitan ng kwento ko, ito ng buhay ko. College student na po ako ngayon taon. Yung goal ko po is yung makapagtapos, makapasok sa isang magandang kumpanya, maiahon sila mama sa hirap.